Noong unang panahon, may isang gwapong prinsipe sa isang lupain na kilala sa mga bulaklak nito. Nahanap na ng prinsipeng ito ang pag-ibig sa kanyang buhay, si Beauty, makalipas ang maraming taong nag-iisa bilang isang halimaw. Ngayon ay namumuhay siya ng masaya kasama si Beauty sa kastilyo kung saan sila nakatira. Isang araw, habang naghahapunan sila, may sumagi sa isip ni Beauty. Richard, sabi mo sa akin na naging halimaw ka dahil nasa ilalim ka ng masamang sumpa. Bakit may gagawa ng ganun sa isang mabait na taong katulad mo? Mahal kong Beauty, mahabang kwento yan. Nang gabing iyon, kinuwento ni Prinsipe Richard kay Beauty kung ano ang nangyari sa kanya. Malungkot na bata daw siya noong siya ay maliit pa. Ayaw niyang makipag-usap kahit kanino dahil sa mga pulang pantal sa mukha niya. Hindi naging maganda ang pakikitungo niya sa lahat. Sa katunayan, magagalitin siya na walang gustong lumapit sa kanya. Isang araw, napagtanto niya na ang dahilan ng mga pantal sa mukha niya ay ang mga rosas na bulaklak sa kanyang silid. Nang marinig ito, naguluhan si Beauty, ngunit nagpatuloy siya sa pakikinig sa prinsipe kahit may pagtataka. Walang manggagamot ang makapagbigay lunas sa sakit ko. At dahil hindi ko kayang lumapit sa mga rosas, ipinagbawal kong rosas sa buong bansa. Ngunit isang araw, isang mamamayan ang nagpaalam sa prinsipe tungkol sa mangkukulam sa liblib ng kagubatan. Ang sabi nila, ang hardin ng mangkukulam ay umaapaw sa mga rosas. Nang malaman ito, galit na galit ang prinsipe. Gusto niyang sirain ang mga rosas na iyon at ang mangkukulam na sumalungat sa batas. Tinipon niya ang kanyang mga kawal at sumugod sa lugar kung saan nakatira ang mangkukulam. Ang bruhang si Rosa ay mayroon ng kastilyo na may hardin ng makukulay na rosas. Ay, Mermer! Umalis ka nga dyan! Malapit nang mawala ang ganda ko. Kailangan ko nang mamitas ng mga rosas. Napakapangit pala ng bruhang si Rosa. Halos matakpan ng ilong niya ang bibig niya at mayroon siyang malaking lunal sa mukha. Tuwing madaling araw, nangunguha siya ng mga rosas sa hardin at inuuwi niya ito agad. Dinudurog niya ang mga talulot ng mga rosas, ipinapahid ang katas sa kanyang mukha at magbibigkas siya ng mahiwagang mga salita na magpapaganda sa sarili. Ang buhaghag at maduming buhok ay magiging malambot at mahabang buhok. Oh, mga rosas ko! Anong gagawin ko kung wala kayo? Rosa, kagandahan. May mga paparating ata sa kastilyo natin. Manahimik ka, Mermer! Pinagmamasdan ko ang kagandahan ko sa salamin. Ginugulo mo naman ako! Narating na ni Prinsipe Richard at kanyang mga kawal ang kastilyo ng mangkukulam. Nagsimulang uminit ang mga mata ng prinsipe nang matanaw niya ang mga rosas. Kunin ang aking espesyal na proteksyon. Bilis! Habang sinusuot ng prinsipe ang kanyang espesyal na baluti, binuksan ng isang kawal ang tarangkahan ng hardin. Nauuna ang prinsipe at kasunod ang mga kawal. Pinasok nila ang hardin. Binunot ni Prinsipe Richard ang bawat rosas gamit ang kanyang mga kamay na nakagwantes. Sobrang sigasig niya na lumilipad ang mga talulot sa hangin. Kinakalaban mo ako, ha? Sisirain ko hindi lang ikaw, kundi pati rin ang iyong hardin. Bruha ka. Natutulog noon ang pusang si Mermer sa tabi ng bintana nang magising siya sa naririnig na ingay at nagulat siya sa nakitang nagaganap sa hardin. Agad siyang tumakbo kay Rosa na ano ay nagsusuklay ng malambot niyang buhok sa harap ng salamin. Rosa, wala na ang mga rosas mo. Dali, tumingin ka sa bintana. Ano na naman bang pinagsasasabi mo, Mermer? Mga kawal, binubunot nila ang mga rosas. Napahangos ang bruha sa bintana at sa sandaling iyon, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng baluti kasama ang kanyang mga kawal na sinisira ang mga rosas sa hardin. Wag! Mga rosas ko! Anong ginagawa niyo sa mga rosas ko?
Sino ba kayo? Huminto ang mga kawal at nang mapatingin sila sa mangkukulam sa bintana, nakita nila ang isang babae na may mahabang buhok na lumilipad sa ihip ng hangin. Biglang nakalimutan nila ang lahat, labis silang humanga sa ganda ng babae na tumigil sila sa paninira ng mga rosas. Ang prinsipe naman ay patuloy sa panggagapas. Hindi niya napapansin ang mangkukulam sa bintana. Sa sandaling iyon, sumabit ang guwantes ng prinsipe sa malaking tinik ng rosas at napunit ito. Agad na namula at nangati ang kanyang kamay. Sinubukan ng prinsipe na tumakbo palabas ng hardin. Ngunit napatid siya sa mga tinik at nadapa. Pagbagsak niya, tumalsik ang mabigat na maskara ng prinsipe. Ang maskara ko! Aw! Ang mata ko! Tulong! Nasusunog ang balat sa katawan ko! Sa sandaling iyon ay lumitaw ang mangkukulam sa gitna ng hardin. Malungkot siyang tumingin sa sira-sirang mga bulaklak. Galit na galit siya dahil halos naubos ang kanyang mga pampaganda. Sa tindi ng galit niya ay nawala ang epekto ng mahika sa kanyang mukha. Nanumbalik siya sa dating matandang pangit na mangkukulam. Dalhin ang inyong prinsipe sa aking kastilyo. Pagkatapos ay umalis kayo sa lugar na ito. Kung hindi, ay gagawin ko kayong palaka at itatapon ko kayo sa sapa. Sinunod kaagad ng mga kawal ang mangkukulam. Nagkamalay ang prinsipe sa madilim na silid. May tao ba dyan? Anong nangyayari? Galit na pumasok ang bruhang si Rosa. Tulungan mo ko, ang kamay ko, ang mukha ko, lumala ang kondisyon ko. Walang prinsesa ang magpapakasal sa akin sa itsura ko. Hindi! Ikaw ay makasariling tao. Walang magmamahal sa'yo, alam mo ba? Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Sa katunayan, hanggang sa matagpuan mo ang tunay na pag-ibig, ikaw ay mag-iisa bilang isang halimaw. Sa salamang ka ng mangkukulam, ginawa niyang isang pangit na halimaw ang prinsipe. Ito ang kinahinatnan ng kayabangan mo, prinsipe. Mula ngayon ay pagsisilbihan mo ako. Babalik ka sa sarili mong palasyo at habang buhay na magtatanim ng mga rosas. Umuwi ang prinsipe sa kanyang palasyo bilang isang halimaw. Nang makita siya sa gayong anyo, lahat ng mga empleyado ay tumakas sa takot. Maging ang kanyang mga magulang ay iniwan siya. Hindi na nakakaapekto ang mga rosas kay Prinsipe Richard. Pero napag-iwanan naman siya sa malaking palasyo. Inalagaan niya ang mga rosas sa hardin araw at gabi. Hanggang sa dumating si Beauty. Yan ang kwento, Beauty. Dahil sa iyong tunay na pag-ibig, minahal mo ako ng buong puso. Ang epekto ng sumpa ng bruhang si Rosa ay naglaho. Oh, mahal kong prinsipe, malungkot pala ang kwento mo. Pero ngayong naalis na ang sumpa, ano ang mangyayari sa mga rosa sa hardin? Biglang may narinig na kakaibang kaluskos sina Prinsipe Richard at Beauty. Napatingin sila sa hardin ng mga rosas mula sa bintana ng palasyo. Sa gitna ng mga rosas, may nakita silang itim na anino na may kinang na lila. Hindi ikaw o ang mga rosas ang magpapaalis sa akin, Prinsipe. Isusumpa kita magpakailanman. Kina Beauty at Prinsipe Richard, wala nang magiging mas mahalaga pa sa pag-ibig. Ngunit para sa bruhang si Rosa, ito ay isang bagay na imposibleng maunawaan. Noong unang panahon, may dalawang magkapatid na babae, sina Mangita at Larina. Nakatira sila sa isang maliit na bahay. Si Mangita ay masipag. Tumutulong siya sa tindahan ng tatay nila sa kanyang libreng oras. Si Larina naman, mahilig siyang mamasyal at magsaya. Kapag naiinip siya, tinitingnan niya ang sariling refleksyon sa ilog at maghapong magsusuklay. Mas maganda talaga ako kaysa sa kapatid ko.
Isang araw, naglakbay ang kanilang ama, ngunit walang kasiguruhan kung makakabalik. Bagamat nalulungkot si Mangita sa pag-alis ng kanilang ama, masaya naman sila Rina. Ngayon ay pwede na akong mamalagi sa tabing ilog araw-araw. Pagkaalis ng kanilang ama, inatupag ni Mangita ang trabahong bahay. Nagwawali siya sa umaga, nagluluto ng sopas sa hapon, at nagsasampay ng nilabhan. Ang tanging libangan ni Larina ay maging sanhi ng gulo para sa kanyang ate. Dinudumihan niya ang carpet at binubuhusan ng yelo ang nilulutong sopas. Bakit malamig pa ang sabaw? At bakit marumi na ang carpet? Kakalinis ko lang nito ah. Baka yung mga alaga mong hayop ang nagdumi dyan. Isang araw, namasyal si Larina sa gubat. Pumita siya ng mga bubot na prutas at itinapon lang sa ilog. Maya-maya, isang matandang babae na mabagal maglakad ang lumapit sa kanya. Iha, magandang dilag. Gutom na gutom ako. Pwede mo ba akong bigyan ng prutas? Inabutan ni Larina ang matanda nang hindi pa nahihinog na prutas na pinitas niya. Ma'am, kumain ka hanggat gusto mo. Ito ang pinakamasarap na strawberry sa buong mundo. Sumakituloy ang tiyan ng matandang babae pagkakain ito ng hilaw na strawberry. Ito ba ang masarap na strawberry? Salamat pa rin. Pag-alis ni Larina, nahiga ang matanda sa sakit. Samantala, mangunguha ng gulay sa gubat si Mangita nang makita niya ang matandang babae na nakahandusay. Agad niya itong iniuwi at pinahiga sa kama. Anong ginagawa ng babaeng yan sa bahay natin? Grabe ang baho niya! Tumahimik ka, Larina. May sakit ang matanda. Dapat natin siyang pakainin para bumalik ang lakas niya. Naghanda si Mangita ng mainit na sopas at tsaa para sa matandang babae. Ngunit itong si Larina, tinapon niya ang sopas at nilagyan ng lupa ang tsaa. Larina, ano ka ba? Nilagyan mo ba ng lupa itong tsaa? Hindi no, hindi ako. Yung matanda kaya ang gumawa niyan. Makalipas ang ilang araw, gumaling ang matandang babae. Isa kang mabait na babae, Mangita. Kung sakaling magkasakit ka, kumain ka ng mga ito araw-araw at gagaling ka agad. Dahil si Mangita lamang ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay, lagi siyang napapagod. At sa huli ay nagkasakit at naratay sa kama. Larina, pakikuha yung prutas na bigay sa akin ng matanda. Pero kinain ito lahat ni Larina at walang tinira. Wala na, ubos na. Kinain ng mga alaga mong ibon. Lalong nanghina si Mangita at nakatulog na pawisan. Si Larina naman ay umalis at pumunta sa ilog para magsuklay. Nakasalubong niya uli ang matandang babae. Oh, Larina, nasaan ang iyong ate? Nagsupot siya ng prutas at pumasok na. E ano bang pakialam mo? Napagtanto ng matanda na nagsisinungaling si Larina. Kaya agad niyang pinuntahan ang bahay ni Mangita. Nang makita ng matanda ang dalaga na tumulong sa kanya, ay pawisan at malubha ang sakit, nabagabag siya at napaiyak sa awa. Nakita sila ni Larina mula sa bintana at tumawa ng malakas. At biglang naging magandang diwata ang matandang babae. Laking gulat ni Larina nang makakita ng diwata. Masaya siyang pumasok sa bahay. Ikaw, isa kang diwata. Pinatira kita dito sa bahay. May bayad yun. Bigay mo sa akin ang pinakamagandang buhok sa mundo. Bilis, mag-magic ka na at tuparin ang hiling ko. Ang totoo, nung unang makita ng diwata si Larina, nagpanggap siyang matandang babae upang malaman kung mabuting tao siya. Binigyan kita ng ilang pagkakataon na mabiyayaan, pero palagi kang gumagawa ng masama. At kinumpas ng diwata ang kanyang mahiwagang patpat. Ang
buhok ni Larina ay nagmistulang galamay. Ah, ang buhok ko! Anong nangyari sa buhok ko? Bakit nagkaganito? Tulong! Sa takot ay tumakbo si Larina sa tabing ilog at tiningnan ang buhok niya. Nilalangaw ang kanyang ulo at biglang kumapit ang kanyang buhok sa lupa. Naging pangit ako. Ayoko nang tingnan ang sarili ko na ganito. Samantala, pinakain ng diwata si Mangita ng mga blueberry. Sa wakas ay gumaling ito at nagising. Salamat po, diwata. Maayos na ang pakiramdam ko. Kinumpas ng diwata ang wand ng dalawang beses at ang maliit na bahay ay naging palasyo. Namangha si Mangita sa maringal na palasyo. Ang kabutihan ay laging ginagantimpalaan at itong palasyo ang iyong gantimpala. Salamat po, pero paano ang kapatid ko? Anong nangyari sa kanya? Siya ay tititig sa kanyang pangit na refleksyon sa ilog magpakailanman. Pero mahal na mahal ko siya. Ano ang silbi ng buhay kung mag-isa lang ako sa malaking palasyong ito? Mas gusto ko ang masayang buhay sa dati naming bahay. Yan lang po ang kahilingan ko. Natuwa ang diwata nang marinig niya ang sinabi ni Mangita. Kaya binalik niya ang napakagandang palasyo sa dating maliit na bahay. Tapos ay pinuntahan niya si Larina at ibinalik ang malagalamay na buhok sa dati nitong kagandahan. Masayang niyakap ni Larina si Mangita. Niligtas mo ako, patawarin mo ako, magiging mabuti na ako ngayon, pangako. Mula sa araw na iyon, naunawaan ni Larina na may kaligayahang naidudulot ang pagtulong sa kapwa at mas makabuluhan ang buhay kapag ang kaligayahan ay ibinabahagi.